Hello guys! Kamusta po ang lahat? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. So yun guys, samahan niyo akong talakayin ang ating kwento ng buhay na pinamagatang Pagsubok. Minsan sa isang araw, may isang anak na babae na nagre-reklamo sa kanyang ama tungkol sa kanyang buhay, kung gaano ito kalungkot o kamiserable. At hindi na niya alam ang gagawin kasi nga daw, sobrang pagod na siya sa pagkikipag-away o kakaiwas nito. Kasi nga daw, ang buhay niya ay parang problema kakalutas mo nga lang at ayun na naman, may kasumot na naman kinabukasan. Isang chef ang kanyang ama, at nang makita ng ama ang kanyang malungkot na anak, nilapitan niya ito at dinala sa kusina. Tapos, kumuha siya ng tatlong kaldiro at pinuno niya ang mga ito ng tubig at nilagay sa malakas na apoy. Pagkatapos, lumipas ang mga ilang minuto at ito'y nagsimula ng kumulo. Inilagay niya ang mga patatas sa isang kaldero, mga itlog sa pangalawang kaldero, at mga ground beans ng kape sa pangatlong kaldero. Pagkatapos, hinayaan niya itong maluto. Habang naghihintay, umupo ang mag-ama sa isang upuan nang walang kibuan. At nang biglang napabuntong hininga ang anak. Dahil sa inip, kakahintay at hindi maisip kung ano ang ginagawa nila. Makalipas ang 20 minuto, pinatay ng ama ang apoy at kinuha ang mga niluluto sa kanya-kanyang kaldero at inihanda at inilagay sa isang mangkok. Pagkatapos, kinuha niya ang kape at inilagay ito sa isang tasa. Sabay lingon sa anak na nakaupo at tinanong niya ito, "Anak, anong nakikita mo? Patatas, itlog at kape." Dali-daling sagot ng anak. "Tingnan mo nang malapit at hawakan mo ang patatas," sabi ng ama. Hinawakan din ito ng anak at sabay sabing, "Ang lambot." At hiniling niya sa kanya na kukuha ng itlog. Binasag niya ito at tinanggal ang balat at napansin ng bata na malutong na ang itlog. At napahiling siya sa kanyang ama na hihigop siya ng kape. At nang pahigop na sana siya ng kape, ay biglang na lang siyang napangiti. Pagkatapos maamoy ang mayamang aroma ng kape. Sabay higop sa kape. Pagkatapos himigop ng kape, tila'y napaisip ang bata. "Anong ibig sabihin ng lahat ng ito?" tanong ng anak. Sagot ng ama, "Ipapaliwanag ko sa'yo na ang mga patatas, itlog at kape ay nahaharap sa bawat kahirapan. Ang ibig kong sabihin na bago sila maluto, kailangan muna nilang humarap sa kumukulong tubig. Gayunpaman, magkaiba ang reaksyon ng bawat isa," pahabol ng ama. "Ang patatas, matigas pa yan bago po nilagay sa kumukulong tubig. At ang dahil sa kumukulong tubig, naging malambot ito. At ang itlog naman, na may manipis na balat, na nagpo-protekta sa likidong nasa loob nito. Pagkatapos ko mailagay sa kumukulong tubig, ay naging matigas na ang loob nito. Gayunpaman ang ground coffee beans. Matapos silang tumambad sa kumukulong tubig, pinalitan nila ang tubig at lumikha ng bago. Alin ka sa tatlong ito?" biglang tanong ng ama. "Kapag kumakatok ang kahirapan sa iyong pintuan, paano ka tumugon?" tanong ng ama. "Ikaw ba ay isang patatas, isang itlog, o isang coffee bean?" So yun guys, hanggang dito na lang nagtatapos ang ating kwento ng buhay. At sana ay may napulo tayong aral sa ating naririnig na kwento. Ang tanong, paano nga ba tayo tutugon
kapag kumakatok na ang kahirapan sa ating pintuan. Saan nga ba tayo sa tatlo? Tayo ba'y isang patatas, isang itlog, o isang coffee bean? Sa lahat na nangyari sa ating buhay, kasama ang pagsubok at kahirapan, ito ay isang proseso. Hinuhubog ng mga pagsubok ang ating pag-uugali at binibigyan tayo ng Diyos na kakayahan upang ito ay makayanan at malusutan. At ito ay ang pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Magagawa natin ang lahat ng ito kasama ang lakas na kaloob sa ating Gayunpaman, dapat tayong mag-iingat na huwag gamitin dahilan ang mga pagsubok at kapighatian sa resulta ng pagkakamali. Ang pagsubok at kapighatian ay dumarating na may kasamang layunin at gantimpala. Dapat tayo ay magpakatatag hanggang wakas. Dahil sa pagdaan sa lahat ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, ay mayroong tagumpay na naghihintay. Kaya laging tandaan that there is always a rainbow after the rain. Thank you for listening, everyone. Again, Hazel here. Have a blessed day.